Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay maawi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Kawikaan. Ang salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Huwag mong daragdagan ang Kanyang salita pagkat pagsasabihan Kaniya na isang sinungaling. Diyos ko, mahihilingin akong dalawang bagay bago akong mamatay. Huwag mo akong bayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako, ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matuto akong magnakaw at sa gayoy malapastangan kita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Ang salita mo, o Poon, di kukupas walang hanggan. Matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Sa bigay mong mga utos, natamo ko'y karunungan, kaya ako'y namumuhi sa ugaling mahahalay. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Sa anumang di totoo, muhi ako't nasusuklam, ang tunay kong iniibig ay ang iyong kautosan. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos
at mapagaling ang mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong pagalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya tumayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang lahat po'y magsiyo po. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon, Miyerkules, napakaganda ng ating pagbasa sapagkat ito ay tungkol sa pagsusugo ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Kumbagay, nakatikim ang mga alagad ng kung ano ang mangyayari sa kanila matapos ang Pentecostes. Sapagkat pagkatapos ng Pentecostes, anong ginawa ng mga alagad? Nagpahayag ng paghahari ng Diyos. Naging misyonero sila sa iba't ibang dako. Kumbaga, itong ating ebanghelyo'y patikim para sa kung ano ang kanilang gagawin pagkatapos ng Pentecostes. At sinikap ng author ng ating ebanghelyo ngayon, ni San Lucas, na maunawaan nating lahat na yung kapangyarihan magpagaling at magpaalis ng masamang espiritu ay kumbagay iniuugnay sa otoridad na magpagaling at magpalayas ng masamang espiritu katulad ng ginagawa ng ating Panginoong Hesus. Anong sabi sa ebanghelyo? Sila'y binigyan ng kapangyarihan magpaalis ng masamang espiritu at magpagaling ng mga karamdaman. Kaya kumbaga, yung authority ng mga alagad ay halos katumbas ng otoridad o kapangyarihan na ginawa ng ating Panginoong Hesus. So dapat natin itong maunawaan sapagkat ang paghahari ng Diyos, sapagkat may tatlong tagubilin ang ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, magpalayas sa masamang espiritu, magpagaling at mangaral ng paghahari ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang pagpagaling sa mga may sakit at pagpapalaya sa masamang espiritu ay bahagi naman talaga ng paghahari ng Diyos. Hindi lamang inutungkol sa pagtuturo ng salita ng Diyos, hindi. Kumbagay, ang ginagawang pangangaral may bunga. Okay? May bunga yung ginagawang pangangaral sa paghahari ng Diyos. At hanggang ngayon naman, yung ginagawang pangangaral ng paghahari ng Diyos ay sinisikap natin magkaroon ng bunga. Sinisikap natin mapakinabangan ito sa pamamagitan ng iba't ibang sakramento. Halimbawa, sakramento ng pagkapahid ng langis. Hinihiling natin na gumaling yung taong may karamdaman. Kaya tayo naririto sa pambansang dambanang ito ni Santo Padre Pio. Humihiling tayo ng pagpagaling sa anumang karamdaman na meron tayo o kung sino man sa ating pamilya ang may karamdaman. Sinisikap natin na hilingin sa Diyos ang pagpapagaling. Inaani natin ang mga bunga o mga biyayang galing sa ating Panginoon. Kaya lagi nating tandaan na ang paghahari ng Diyos ay may hatid na biyaya sa atin. At dapat nating asahan na ito'y ating pinakikinabangan. Halimbawa na rin dito yung ministry ng exorcism, nagpapalayas ng masamang espiritu. Ito'y inaani natin, sinisigap natin na talagang maipakita na yung pagpapalayas ng masamang espiritu ay bahagi
ng ginagawang pangangaral ng mabuting balita o ng paghahari ng Diyos. Ganyan din mga kapatid, ang ating ebanghelyo rin, ang pinupunto nito ay ano nga ba ang mangyayari sa mga alagad sapagkat mahigpitin tagubilin ni Jesus. Huwag kayong magdala ng tungkod, ng supot, ng salapi, o kung anumang mga basic needs. Ano bang ibig sabihin ng Panginoon? Bakit ayaw niyang paglalahin ng mga basic needs ang kanyang mga alagad? Unang-una, dapat nilang maranasan na dapat sila ay nagtitiwala una sa Diyos. Pangalawa, dapat sila ay nagtitiwala doon sa mga taong nakikinig sa kanila. Sapagkat nais ng author ng ating ebanghelyo ngayon na maunawaan natin na nakadepende sa hospitality, sa pagtanggap ng mga taong nakikinig sa mga alagad. Oo nga naman. Alam po ninyo, mga kapatid, bahagi ng paghuhubog sa mga nagpapari ang makituloy, makipamuhay. Ang iba sa amin, nakipamuhay sa iba't ibang sektor ng lipunan, sa mga mangingisda, mga magsasaka, sa iba't ibang institusyon. Yung iba sa amin na-assign sa Bilibid Prison. Ako po, na-assign ako doon sa mga tatay na naabando ng kanilang mga anak o inabando na ng kanilang mga anak. Yung iba naman na-assign sa bahay ampunan. At marami pang iba. At ang purpose ng ito, ng pakikipamuhay na ito, ay para malaman, maranasan din namin ano ba talaga yung buhay sa labas, hindi lamang sa loob ng seminaryo. Maranasan ang Diyos sa mga taong ito. So, nakadepende sa listeners ng mga alagad kung ano yung magiging mangyayari sa kanila. Kung sila ba bibigyan ng pagkain, kung sila ba patutuloyin sa kanilang tahanan. Sapagkat kung ikaw ay effective na nagpapahayag ng salita ng Diyos, aba, baka meron kang mabagong buhay. Kung effective ka ng pipreach ng ebanghelyo, nagpapahayag ng salita ng Diyos, at nakikita nila na isinasabuhay mo ito at nabago sila, anong tendency? Patutuloyin kanila. Pakakainin kanila. So sabi ng ating Panginoon, dapat ninyong maranasan kung ano yung naranasan ko. Nangaral ako ng mabuting balita, may nagpakain, nagpatuloy sa akin. Ibig sabihin, kung ano yung nasa mesa, yun din ang kakainin nila. Ibig sabihin, kung ano yung hinandang higaan para sa kanila, iyon yung kanilang tutulugan. Nakadepende sa kanilang mga tagapakinig kung ano magiging buhay nila. Papaano kaya kung walang tumanggap sa kanila? Papaano kaya kung halimbawa sila nalakbay, meron mabangis na hayop, sinugod sila ng mabangis na hayop, wala silang tungkod para protektahan ang kanilang sarili. So ibig sabihin, ang pangangaral ng salita ng Diyos, ang pangangaral ng paghahari ng Diyos, hindi lamang nakikita sa kung gaano kagaling ang kanyang ginagawang pagtuturo, kundi dapat malaman nating lahat na ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay nakikita sa gawa. Ito yung magandang paanyaya sa atin ng ebanghelyo natin ngayon. Dapat ating maunawaan that Luke, our author sa ating ebanghelyo, wants the reader to understand that they were received by the people as Jesus was, with welcome and hospitality. Dapat nating maunawaan iyon. Kaya ang pagpapahayag ng ebanghelyo o paghahari ng Diyos, patuloy nating ipakita sa gawa. Papaano? Sa ating mga pinagtatrabahuan, sa ating pamilya, sa ating komunidad, ito nawa yung makita sa atin bilang tayo na mga sumusunod sa ating Panginoon.
Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang pinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling nabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahalang Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kabiyak ng kaniyang puso. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang lahat po'y magsitayo. Sa tagubilin ng nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaulad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagdahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwina na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Lambana, mangyaring pakingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Sa darating na January 2025, ay susuportahan ng pambansang Lambana ang gaganaping 129 Plenary Assembly ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP dito sa Archdiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa pahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas, kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon pong mga sobre na ipinamimigay ang ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwan ng pananalangin sa labat-labas ng ating simbahan.
Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Pakilabas po ang inyong mga religious article. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan, at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpa sa walang hanggan. Amin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon, at magpakailanman magpasa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.